Igan, may kumpulan pa rin ng mga Chinese militia vessel sa bahagi ng Spratlys na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa gitna ng gusot sa China, kapwa nagpayag ng suporta sa Pilipinas, ang Amerika at Australia. Saksi si JP Soriano. 26 na Chinese militia vessels ang nalitratuhan ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal o Escoda Shoal. Kabilang ito sa Kalayaan Island Group at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng PCG, walang tao sa mga deck ng mga barko. Wala rin daw indikasyong nangingisda sila roon. Pero nag-radio challenge daw sa kanila ang mga Chino habang lumilipad ang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa Sabina Shoal, pati sa Ayungin Shoal, ang lokasyon ng nakasadsad na BRP Sierra Madre. May nakabantay pang barko ng China Coast Guard sa di kalayuan. Nangyari ito malapit sa Ayungin kung saan nangyari ang pagsilaw ng laser ng China Coast Guard sa BRP Malapascua na ikinabulag pansamantala ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa panayam sa Germany, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na sana raw umiwas na sa mga ganitong hakbang ang China. Kung haharangin daw ang mga barko ng Pilipinas, dapat maging mas mahinahon ang China kaysa sa manutok ng laser. Natanong din si Manalo kung paano ginagamit ng Pilipinas ang tagumpay noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration matapos ihabla ang China. Anya, naging susi ang arbitral victory para umani ng suporta na mga bansang pumapanig sa Pilipinas. Wala pang bagong pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga nasabing ito na Secretary Manalo sa Germany. Pero dati nang sinabi ng China na hindi nila kailanman kikilalanin ang arbitral ruling na ito. Batid daw ito ni Manalo, kaya ang magagawa raw ng gobyerno ay igiit pa rin ang rule of law at idaan dito ang pagresolba sa mga dispute. Ang mga ganyang insidente sa South China Sea, nakakabahala raw, sabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III nang tawagan niya si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon sa pahayag ng Pentagon, tiniyak daw ni Austin na suportado ng Amerika ang mga karapatan at hakbang ng mga Pilipino sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal na pinagtibay ng arbitral ruling na nasa ating EEZ. Muli raw iginiit ni Austin na kung atakihin man ang mga sundalo at Coast Guard natin saan man sa South China Sea, handang sumaklolo ang Amerika alinsunod sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Natalakay rin ang treaty at ang pagbabalik ng Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at Amerika sa pagdalaw kay AFP Chief of Staff General Andres Centeno ni Admiral Michael Gilday, Naval Operations Chief ng US Navy. Nag-courtesy call naman kay Pangulong Bongbong Marcos si Australian Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles. Sabi ng Pangulo, mahalagang bahagi ito ng pagtugon sa mga ginagawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sina Marles at Galvez naman, tinalakay ang posibilidad ng joint patrols ng Australia at Pilipinas sa South China Sea. We did talk today about the possibility of exploring joint patrols and we will continue that work and we hope that that comes to fruition soon. We have the experience and we can redo it again that the joint patrols that we have done can be also be given attentions by both countries. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.